Are we on? Good morning po. Hallelujah. So tayo po ay mag-ready na. Isuot po natin ang ating mga face mask, please. Hallelujah. Dinigyan na si Emma. At tayo po ay magkaroon ng social distancing. Iba po ay dito sa loob. Ngayon, may mga upuan sa loob. And then, so i-occupy natin na maayos yung ating mga bangko. Bago tayo mag-start in the church. A blessed Sunday and happy 24th anniversary, Word of Faith. Bako or, hallelujah. Palakpakan na natin ang Diyos. Jesus Christ! Oh, para po sa ating opening prayer. And will we call on Pastor Miami, please, for our opening prayer. Manatili po tayong nakatayo. Isipin po natin, nandito po, harap natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay na binanal ng Diyos. Yes, oh God. Hallelujah. Amang Diyos, sama sa langit, purihin ka namin. Yes, oh God. Sambahin ka namin, oh Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kami samahan ng banal mong presensya. Yes, oh God. We pray, Lord, welcome by the Holy Spirit. Hallelujah. And to be blessed is your house, Lord. Amen, yes, oh God. We bless you, Father. We magnify your name, Lord. We glorify you. Oh, banal na Diyos, purihin ka. Yes, O God. Sambahin ka, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Diyos na tinatawagan ng buhay. Amen, yes, O God. Buhay ka, Ama. At salamat, Panginoon, sa araw na ito ng aming pagdiriwang. Ikaw ang may taas, Ama. Amen, yes, Lord. Ang aming pagdiriwang. Ukol, Panginoon, sa anibersaryo. Sa anibersary mo, Panginoon, binabati ka namin lahat. Amen, yes, O God. We honor you, Lord. We honor you. You are the God Almighty, Father, is alive, our life, Jesus. We need the power of God. You will bless this, Lord, holy place. Amen, yes, O Lord. And Lord, I rebuke all the bad spirit that gusto kahit sa name. Alaman sa kanal ng Dumasos. Ikaw ang Diyos namin na kasama ngayon. Yes, so God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tunay mong pagmamahal. Nalalaman namin, O Diyos. Hallelujah. You will give your power, Lord, to receive by the Holy Spirit. Yes. To anointing. Anointing, yes. Lord, na lahat ng aming kalawin. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos, Ama. Magkapangyarihan ka, Panginoon, sa iyo dahil ang kapurihan at karangalan namin. Sa ulamang mo, Diyos, at may taas. For you alone to deserve all the glory and honor. We praise your name, Jesus. And you will bless this holy place, holy ground. We will seek your face, Jesus. We seek you, Jesus. Almighty God, thank you, Lord. Pagpalain po, Lord, ang anibersaryo ito. Amen, yes, O God. At salamat, Lord, may kagalakan kami, Panginoon, para sa iyo. Amen, yes, O Lord. Magalang kami ang aming puso, Lord. Yes, O God. We thank you so much, Lord, for your amazing power, your amazing love to bring in your house. Yes, this Lord. Is your house, Jesus. We thank you so much. And you will bless everyone to hear
Jesus, and I thank you to you. Lord, we pray to bring your servant to preach in your word, Lord. I pray, Lord, Pastor Ernesto Rivera. At yung banal na lingkod o Diyos, tinala mo sa amin. Upang ihayag ang iyong salita, ang iyong kabanal at kabutihan. Samahan mo siya, Panginoon. Ilagay mo sa kanyang labi ang banal mong presensya. Yes, so God. Sa pagsasalita at paghahayag ng mabuting balita. Yes, Lord. At ang kabutihan mo, Diyos, ang ihayag ng kanyang mga labi. Salamat po, Aba. Pagpalaan mo kami lahat na rito ngayon, O Diyos. Amen. Yes, Lord. You will bless, Lord, this place. And thank you so much for yes, coming with us. Hallelujah. Empower, Lord, by your love. In the mighty name of Jesus Christ, we will receive by your power your amazing grace. Yes, Lord. Amazing power in God. Yes. This word systematically. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, buksan po natin ang banal na aklat at unahin po natin basahin ang 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalo na hayag ang ating kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na pinagmapapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Buksan din po natin sa awit 150. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Amen. Siya ay purihin sapagkat dakila. Amen. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw, alpa at lera. Amen. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Amen. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpya. Sa lakas ng tugtog niya'y papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang. Purihin si Yahweh. Ito ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita. Noon, ngayon, bukas at mapangalaman. Amen. Amen. Glory to God. Declaration of victory in Jesus. All power is yours, sovereign God, my Father. Amen. I have confessed Jesus as my Savior and Lord. Amen. Amen. I am redeemed by the blood of the Lamb and clothed in His righteousness. Amen. I am in Christ. I am co-crucified, co-buried, co-resurrected, co-ascended, and co-seated at the right hand of the Father. Amen. Amen. The Holy Spirit lives in me and I receive all His full operation in my life. Amen. Amen. I yield myself to all of God for His service and His glory. Amen. Amen. The devil has no place in me, no power, dominion, rule, authority, or force over me. There are no unsettled claims nor effectual assignments against me. Amen. For all is covered by the spotless blood of the Lamb. Amen. 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 I overcome Satan by the victory of that blood. Amen. Amen. And I stand against every lie the deceiver ever told me. Amen. I refuse all his accusations and condemnation and guilt, having placed all my sins on the cross. Amen. I take back all ground I ever gave him. Amen. Amen. I close every door I ever opened to him intentionally or in ignorance. And in the name of Jesus, in His authority, by His blood, according to His word, and in the power of His Spirit, we will pull down every stronghold Amen. That will ever affect in our lives by sin, our own, or that of our parents or prior generations. Amen.
I know that my weapons are mighty through God to pull down every stronghold and cast down every trick of the mind. Amen. Let's refuse everything that exalts itself against knowing God. Amen. Lord, knowing His will and doing it in obedience to Jesus Christ. We have perfect liberty and victory in Jesus and live it in Jesus' name. For Christ is victorious over all the power of the enemy, and we are also in Him. Amen. Amen. Spiritual service for your glory today, O God. Anoint us, O God, and bless your people today. In Jesus' mighty name. Let us worship the Lord, Church. Hallelujah. Yes. Hallelujah, God. Oh,
so much, O God. Hallelujah. We believe by faith that you are here today, O Lord. You said in your word, to our dear God, in your name, you are in the midst of us. And we acknowledge your wonderful presence today, O God. We are standing on the holy ground for where your presence is here, O God. We hear your angels singing today, O God, O Raya. O, itinataas ka namin. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtitipon sa araw na. Lord, sa iyong pag-ibig. Thank you so much that you covered us by your grace, O God. Oh, we leave up unto you everything, Lord, na aming gagawin sa araw na. And let the fire burn in us, O God, how to worship you, how to honor you, God. Hallelujah. Touch your people today, the Lord. Hallelujah. We pray for your double anointing that will manifest and empower your people today, O God. How to honor and how to worship you. And we lift up our holy hands to honor you. We lift up our voice to worship you in spirit and in truth, O God. And thank you so much, O God, hallelujah, that your wonderful presence brings healing. Deliverance, O God. Salvation, Lord, hallelujah. For in your presence there is fullness of joy. And your steadfast love is new every morning, O God. Hallelujah. Oh, thank you so much, Holy Spirit of the Blessed. God, hallelujah. Thank you.
of the Lord, hindi hadlang pagod, Panginoon, upang ikaw ay purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Diyos, na sa bawat service, Panginoon, tunay nga, ikaw ay naririto, Panginoon, O Diyos. Thank you so much for preserving our life, for you have created us for your glory, O God. Thank you for all your goodness in this church, O God. Hallelujah. You're so faithful. You're so adorable, O God. You're so majestic, O God. For you are the God that healeth thee. You are the Lion of Judah. You are the everlasting God. You are El Shaddai. You are Elyon. You are the great I Am in the Old Testament, O God. And you never change, Lord. You are the God who is the same today and forevermore, O God. Thank you, Lord, sa iyong pagsama sa umagang ito, tunay na Ama, sa iyong mataas na parangal, Panginoon. Ang mataas na papuri, Panginoon, O God, ay hindi na balik namin sa iyo. Thank you.
us continue to worship Glory Church. And hallelujah, God. Amen, Lord, for the desire of our hearts today, O God, is to give you the highest praises, to worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah. Hallelujah, God. Let us worship the Lord. Sing from your heart, church. Hallelujah. Oh, Shadow. To know you more, my soul is
Hallelujah, God. We continue to sing and worship the living God about His grace. His wonderful grace that saves us, that redeems us, that covers us. So hallelujah. We offer you this song. We pray that it manifests in the lives of your people today. Hallelujah. Bye.
siya po ay honest. Amen? Eh ang buhay nila, nasabi ni Brother Marlon, ay mahirap. Natutuwa ako kasi naging part din ako ng testimony niya na nalipat sila doon sa Sampaguita. Diba sa village din tayo ng Sampaguita dati nakatira. Naging magkapitbahay kami. Kaya sila po ay naging bunga ko sa ubasan ng Diyos. Amen? The glory belongs to the living God. Kasi ang church dati, nag-home church kami sa bahay. Ang sala po namin sa Sampaguita, di ba kasi malawak ang salas natin. So, ginawa po namin church yan nung na-dispal ko ng ng administrator ng building, yung aming binaya. This is totoo naman kasi unbeliever yung administrator ng building ng Jollibee, di ba? Ang itaas yan na fourth floor, yan ang church namin dati, napakalawak. Favor lang ng Lord, ang upad yan ay 10,000. But dahil nagkagulo, nalipat kami. So para hindi mawala ang gawain, in-offer ko yung bahay namin. So taon kami, actually, nag-home church sa bahay at naging bunga ko sila. Pati pa yung mga nasa likod, di ba, Pastora, yung mga na Bible study natin. Na hanggang sa ngayon sila po ay napapatuloy kahit sa ibang churches na sila. So napakabuti po ng Diyos sa buhay ng si Sister Lydia ay binagong lubos ng Diyos na kung dati ang puso niya daw ay punong-puno ng siguro sa magkakapatid, sa pamilya nila, may selosan, di ba? Sa pagmamahal ng magulang, insecurity. But natanggal lahat ng yan. Natuto na siya mahalin. Kalingain ang kanyang mga kapatid, bagamat ito'y pasaway, umalaki ang pagkukulang at pagkakasala sa kanya. But natutuhan niya ang totoong pag-ibig at ang forgiveness. So nakakatuwa, di ba, na ang buhay nila ay binago. And then si Brother Marlon, ito lang, di ba, no, bago mag-pandemic, bayan ko time na ng pandemic na dapat uuperahan siya. Isa yan sa live testimony niya. Dahil nagkaroon ng bara ang kanyang ugat sa puso. Kailangan yun uuperahin. So napakalaking pera na nahalaga at pati si Kring na mabahala. Minisis pa ko ni Kring na sabi niya, Sister Mercy, paki-convince naman si Daddy para magpa-opera kasi para ayaw ni Brother Marlon. Which is natutuwa ako kay Brother Marlon kasi that time, mayroon tayong gathering sa malaki, di ba, si Yusapat. Si Yusapat ay ang dala niya, evangelist sila, pero ang dala niya ay healing. Talaga naman, ang katabi ko na visionary, that time na pumunta kayo, sinabi sa akin na visionary, alam mo sister, maraming gagaling ngayon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nakita ko malaking dalawang kamay ng Lord na nasa likod ni Pastor Yusapat. Yan yung time na sabi ni Brother Marlon, pag sinabi nila Sister Lydia na, kailangan na, Daddy, magpa-opera ka na kasi habang malakas ka pa. Sabi ni Brother Marlon, hindi pinagaling na ako ng Lord eh. Ganyan lagi ang exercise na yung faith niya. But true, naka-schedule siya talaga magpa-opera. To make it short, bago siya nagpa-opera, sabi ni Crane, Daddy, mag-charge muna kayo. Yan yung time na nag-outpouring ang presensya ng Lord na nanalangin kami. So pinapray namin ang mga sakit. At lagi kami nananalangin sa mga frontliners kasi kasagsagan ng COVID noon. Bagamat ECQ, ang church po ay hindi na lockdown. Tuloy-tuloy lang live ang aming 10-12, umaabot kami ng 22. Pero hindi kami na, ang daming umiikot dito na barangay. But sabi ko nga kaya ang team namin covered by His grace. Di ba, Pastor? Kasi kinover talaga ng Lord ng grace niya ang church. At then, kinabukasan, schedule na si Brother Marlon, no? Kailangan na siya ilakihan ba yun? Titingnan uli. Ba't nagulat yung doktor? Kasi po, nawala na yung bara. Amen? Di ba kayo busy ng Diyos? Palakpakan namin ng Diyos sa doktor na kayo na siya na opera. Amen? Kaya natuwa ako kasi sabi ko, ang Diyos talaga, nakita natin ang Diyos kung paano siya kumilos, kung paano siya maghimala sa ating mga buhay. And then, andiyan si Brother Marlon Jr. Si Brother Marlon naman, ang prayer niya naman that time, pinapipray siya namin na makapagtrabaho na siya muli kasi na-stop siya, no?
That was, sabi niya, gustong-gusto niya na company na noon pa napapasukan. Yun yung prayer niya. Sabi niya, pag-pray niyo, anak, ganun. Di ba yun din ang pinag-pray natin? And yes, grinat talaga ng Lord, yun yung company na pinasukan niya na maayos ang sweldo na lahat ng gusto niya natupad. So, nakita niyo kung paano kumilos sa buhay nila ang Lord. Nasabi ko, napakaganda kasi ang prayer natin, hindi nasasayang yung corporate prayer na in-answer talaga ng Lord. Amen? So, tapos kay Kring naman at saka kay Ana, yung mga anak niya na nasa Canada. That time naman, kasagsagan din ng COVID, kung bakit naman kasi ang asawa ni Kring nagtatrabaho sa hotel at ang kanyang binan, naka-encounter na asikaso talaga nila daw yung may COVID. Infected na COVID. So, siyempre, nakasalamuha muna, takot sila. Dahil siyempre, hindi nila alam, umuwi pa sila sa bahay nila, may anak silang dalawa. Tapos si Ana naman, nanghirap pa siya ng bullpen, ha, doon pa sa may COVID din yun, na naging positive din. So parang nagkaano, isang prayer lang, na nalangin niyo kami, na ang asawa niya at ang binan, huwag ma-infect din ang pamilya niya, and then si Ana. So nag-pray kami nung araw na yon, ang araw na yon na yung pinaluhod tayo ng Lord, no? Bumaba yung presensya ng Lord, yung bumaba ang ulap. Tapos, after ng ano, negative sila lahat. Yung result naging negative. Hindi sila na-infect. So the glory belongs to the living God. Diba kay puti ng Diyos, lahat ng panalangin ay kanyang sinagot sa buhay po ng Manansala family. Amen? So, ito naman kay Brother LD, ang isa naming kapatiran. Yun din yung time na pinaluhod kami ng Lord na na-vision ni Kring, sabi ng Lord, nais ng Diyos na lumuhod daw kayo sa panalangin nung araw na yun. So lumuhod kami, pinag-pray namin ng lahat ng may sakit. That time, si Brother LD, namimilipit na siya ng sakit kasi pala puputok na yung appendix niya. So ayaw niya pa magpadala sa ospital, yung dalawang kambal, ano yan dito, dancer. So, nag-pray kami, pinag-pray namin yung mga may sakit at si Brother LD po ay isa yun sa pinag-pray namin. Ang nakakatakot kasi dito pag may sakit ka, walang tumatanggap sa'yo ng mga hospital para agad-agad upirahin ka. Alam mo bang halos daw naikot nila ang Cavite para maghanap ng hospital dahil emergency na siya, ambulansya nagdala sa kanya. But wala talaga, mayroon laging problema. Hindi tinatanggap, isa pa yung financial, natatakot sila, wala silang hawak na malaking pera. But you know what? Alam mo kung daan sila dinala ng Diyos? Doon sa St. Luke Hospital, sa Quezon City Social na hospital. Amen! Alam mo ba, pagdating doon, inaccommodate sila kaagad. Na-opera si Brother LD doon, at private room pa. Sabi nga ni Erin, ang ganda pala ng ano, no? Ng hospital ng St. Luke. Oh yes, pangmayaman yan. Hindi sila hiningian ng pangdeposito. But uriin ng Diyos na opera siya, gumaling siya. At ang nakakatuwa, kasi that time, nag-BBGL actual kami. Lahat yan, text, pag-pray natin si Brother Nelson. Kasi si Pastor, that time may sakit din. Di nag-prayer din kami kay Pastor Philip. But sabi ko, mag-concentrate muna tayo sa isa. Sabi ko, pag-pray muna natin si Brother LD. Dahil siyempre, alam namin, financially, wala. Emergency. So, prayer kami hanggang sa madaling araw kasi nag-uusap si Marian at saka si Irene. At nakakatuwa po kasi nung umaga na yung sabi ni Marian, pumunta ka na sa cashier, magtanong ka lang ka na kung magkano ang bill ninyo. Kasi ang balak talaga namin, siyempre tutulong financially ang church. Ganun ang gawain natin eh. So, madaling salita, nakausap na ni Irene. Ang nakakatuwa kasi, ang bill nila ay umabot ng 160,000 plus, no? Ganun, 160,000 plus. Tapos, sabi ng cashier sa kanya, magbababa pa naman yan, may discount pa yan. Tapos natuwa din na
na ang 169 naging 60,000 na lang. Pero sabi ni Irene, hindi ako kinabahan sa 160, kinabahan ako sa 60 kasi sure na yun na pabayaran. Kasi po wala silang hawak na pera kundi 10,000 lang. So nakakatuwa, tapos sabi ng cashier, bakit magkano ba talaga ang hawak mo na pera? So sabi ni Irene, 10,000 lang. But that day, nangusap na ang Lord eh. Sabi ko sa kay Marian at saka kay Irene, oy, huwag kayo mag-focus sa problema. Sabi ni Lord, mag-focus kayo sa Kanya. Sabi ko, malay mo, lalabas sila na walang bayad doon. Pero mayroon na revelation sa akin, Pastor, that morning na nalangin ako madaling araw na mayroong gagawin ang Diyos. So nakakatuwa, pagsabi daw ni Irene, 10,000 lang po. O sige, pumunta ka na sa cashier, bayaran mo 10,000 lang yan. Makita mo yun kung gaano kabuti. 10,000 lang ang nabayaran nila sa hospital. Hanggang sa nakalagla si Grabe. At napakababait pa daw ng mga doktor, di ba? Ang himala ng Diyos kumikilos sa ating mga buhay na nakikita namin. Amen? And then, salamat din sa Lord sa panahon ng pandemic. Ang anak ni Sister Mati na si Jackie ay na-promote pa sa trabaho. Amen? The glory belongs to the living God. At ang asawa niya na nawala ng trabaho dahil siyempre driver. Di ba mga jeep ngayon? Wala na. O sa mga obsolete na jeep, wala na. Iluma na jeep nila. Nawala. But, na-provide ang Lord ng bagong trabaho sa kanya. Kaya nagka-trabaho. Di ba? Napakabuti ng Diyos. And then si Pastor Philip. Si Pastor Philip po ay hindi naman siya na stroke eh. Papunta na sana sa stroke. Yun yung time na nananalangin kami dito para ipag-pray yung may mga sakit. Nagulat talaga kami na makita ko si Pastor Philip na ang mata niya. Parang lumuwa na nag-cross eyes ba? Kinabahan ako. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, Pastor Philip, you have to say the doctor. Sabi ko, kasi malakas ang pananampalataya niya. Ayaw niya magpa-doktor. But, sabi ni Jemima, Ate Mercy, hindi naman na-stroke si Daddy. Papunta pa lang sa stroke. Di ba kay buti ng Diyos na iningatan sa ng Diyos? Kasi pag na-stroke ka, di ba mas mahirap? Napaparalyze ka. So the glory belongs to the living God. Palakpakan naman natin ang Diyos. Ayan. And then, salamat din sa Lord sa buhay ng aming isang kapatid, yung drummer namin. Ngayon si Lloyd po ay hindi na siya namang problema ng pang-college niya. Kasi binayayaan siya ng Lord, napasa niya lahat. Ngayon po ay nagtitraining na siya mag-police. So siya po ngayon, kaya wala siya eh. Iba na ang drummer namin, yung apo ko na yung drummer namin. Si Lloyd po ay paglabas noon, mag-police na yun. 4 na taon siya na nandun sa ano. So diba, ang mga anak ng Diyos ay iniingatan at binibigyan ng promotion. Amen? Dati kasi namaproblema siya. Bagamat ang mama niya nasa abroad, but nag-ano pa siya eh, nag-jatabaw sa Jollibee para daw, but iningatan ng Lord ang kanyang buhay dahil siya ay naglilingkod at siya po ay nag-aaral na ngayon ng pulis. So the glory belongs to the living God. Amen? At ang isa pa ay Dindin. Nakita niyo si Dindin ngayon, hindi naluwa ang kanyang mata. Amen? Dati po, Pastor, ang mata niya na kaliwa ay lumuwa dahil may hyperthyroid siya. But kay buti ng Diyos, sabi ng doktor sa St. Dominic, nung siya ay pinatingnan namin, sabi ng doktor, Mrs., hindi ko na yan maibabalik ang kanyang mata. Forever na yan na ganyan. Alam niyo, iniyak ko yan sa Lord. Tuwing madaling araw, lumuluhod ako para ipanalangin. Sa Lord, di ako naniniwala. Alam kong kaya mo, ibalik muli ang mata ng anak ko. Binigyan mo ako ng anak na maayos ang mukha. Eh. Pinaglalaban ko talaga na, Lord, ikaw naglikha sa amin eh. Kaya mo kamutin si Dindin, kaya mo ibalik muli ang kanyang mata. And yes, after ng radioactive niya, wala kaming kahirap-hirap masyado sa radioactive niya. Nagbayad lang kami ng 4-5. Samantala sa private, napakalaki na babayaran mo pag nagpa-radioactive ka. But nagtyaga ako sa PGH. Binigyan kami ng doktora na espesyalista na napakabait. At ngayon,
pag nagkonsulta ka sa kanya, online lang, iti-text lang ni Dindin, papadala lang yung email, re-resetahan ka niya kung kailangan mong reseta. Napakabuti ng Diyos pag ginawa niya sa ating buhay. So ngayon, nakita niyo si Dindin, bumalik sa dati yung kanyang mata. So the glory belongs to the Lord God. Amen. Lahat yan na tinutulog natin sa panalangin, dyan natin nakikita kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. At then, maraming salamat din sa buhay ni Maria, ni Gina, ni Pedro, ni Dindin, na kahit na lockdown, ang mga trabaho po nila hindi na lockdown. Si Pedro yata isang buwan lang na wala ng sweldo kasi ang mga project nila, construction yan eh. So marami, na-lockdown sila. Pero si Dindin, si Gina, si Marian, nasa bahay sila, work from home. Kaya tuloy-tuloy lang yung sweldo nila. At pati si Dindin, teacher kasi siya. So natutuwa ako kasi hindi talaga kami pinabayaan ng Lord na panahon ng, di ba? Mahihiya ka sa iba eh. Walang makain, walang trabaho, hindi makalabas. At higit sa lahat, maraming salamat sa Lord na nagkaroon ng pundo ang church ng panahon ng pandemic. Nakaano, continuous yan ang padala ko ng money kay Pastora Miami kahit na ilang buwan siya nawala dito. And then, nakatulong kami sa mga kapatiran. Namili kami ng mga tigilang kilong bigas. Nag-supermarket kahit na bawal mamili ng marami, nakiusap para madalhan ng ayuda ang ating mga kapatid. And then thank you din sa mga Nansala family na sila personal, namigay din sila. Yun yung panahon na kailangan talaga ng ating mga kapatiran ang ayuda. Hindi ba kay puti ng Diyos kung paano siya kumilo sa ating mga buhay na in times of our needs, He is the miracle worker of our life. Amen? So the glory belongs to the living God. At ngayon po, si Pedro ay nakaahon na uli ang company nila. Kasi siyempre mag-struggle ka sa pera dahil milyones ang mga project nila. So mag-lockdown ka ba naman ng ano? Do? So napakabuti po ng Diyos na unti-unti nariraraos na ang lahat. Amen? So palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Makikita natin kung paano kumilos at gumalaw ang Diyos sa ating mga buhay. Wala na ba akong nakalimutan? Amen. So lahat po ay nasabi ko na yun po ang aming church history, ang pasasalamat natin sa Diyos. Amen. Back up please. Hallelujah. So tayo po'y tumayo. Awitan muna natin ang pasasalamat ang Diyos bago po natin ipakilala ang ating speaker. Amen. Hallelujah. Glory to the living God. Oh,
God. Hallelujah. So let's all be seated. Mayroon pa akong nakalimutan. Hallelujah. Buti na lang nakita ko si Emerson. Glory to God. Hallelujah. Ang buhay naman pala nila Sister Inyang, hindi ko na pa naibanggit. Si Emerson po ay matagal din na lockdown. Amen? Ang Jollibee po, ang Chowking, hindi kaya magbukas. Amen? Dahil walang dine-in, so puro delivery lang. So sometimes hindi naman kinakaya kapag puro delivery lang. But purihin po ang Diyos sa buhay po ng mga anak ni Sister Inyang. Si Rhea, hindi nawala ng trabaho. No? Tuloy-tuloy. Work from home din. And then yung anak niya na galing sa abroad, hindi na stranded. Kasi bago pa dumating, nanalangin na kami, pinover namin sa panalangin na huwag siya ma-lockdown. Kasi barko ang sinasakyan niya eh. Maraming mga barko ang na-lockdown. So hindi naka-uwi. Maraming na-COVID na Pilipino. But iningatan ng Diyos ang kanyang anak, naka-uwi bago pa magkaroon talaga ng chaos na bonggang-bongga ang buong mundo. Amen? So glory to the living God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay po ni Henry Boy. Andan ang kay Emerson naman. So napakabuti po ng Diyos sa buhay niya. Dahil sa lahat, nung nagbalik na, nung nag-GCQ na tayo, sa lahat ng store na nabuksan, yung store niya ang pinagpala ng Diyos na nabuksan. Ngayon nakabalik siya agad sa trabaho at hindi lang yun. Lahat ng ayuda sa company nila, natanggap nila. Kaya hindi sila masyado nahirapan in times ng kasagsagan ng COVID. So di ba napakabuti ng Diyos? Ang daming brands ng Jollibee. Ang daming brands ng ng Chowking. Kasi si Emerson po ay manager. So purihin po ang Diyos sa dami ng store, ang store niya ang napili ng Diyos na buksan. So tingnan mo si Emerson ngayon ay balik na sa trabaho. Emerson, no? Nagtitraining ka na ulit? Anyway, manager na nga siya eh. So palakpakan natin ang Diyos sa buhay po nila Sister Inyang. Ganun po tayo mga nanay, pag kinukover natin ang ating mga anak sa panalangin, hindi tayo pababayaan. So iba mga youth po ay nawalan talaga ng trabaho, nagsara ang kanilang company, ba't ang iba ay nakapag-negosyo. Si Edrin, hindi rin nawala ng trabaho, nakabalik ulit sa trabaho. So ang naglilingkod po sa Diyos ng tapat, nagiging tapat din ng Diyos sa pagpapala sa inyo. Amen? Amen. So okay na, andyan si Pastor. So ang ating pong guest speaker today ay sabi nga ni Pastor sabi niya, God's will, sister. Sabi ko, Pastor, hindi God's will talaga ng Lord yan kasi sa lahat ng mga pastor, ikaw pa lang ang hindi nakapag-guest speaker sa Word of Faith Bacoor. Lahat sila ay naging speaker na namin. Si Pastor Ariel, ilang beses na. Pastor Romy, at saka si Pastor Go. So sabi ko kasi, ang 25th anniversary ay nakaschedule na talaga yan kay Pastor Go. So sabi ko, ang 24th, matagal na namin yan pinag-isipan na si Pastor Neng. Kasi sabi ko, in perfect time naman kasi si Pastor Neng malakas na. Amen? Binabalikan namin yung mga dati nating mga video. At lakas mo pa doon, Pastor Neng eh. Amen? So kaya sabi ko, si Pastor Neng, amen! Si Pastor Neng pa rin ang ating napili na speaker sa umagang ito. So maraming salamat na nakarating si Pastor. At ini-introduce ko rin po sa inyo, pakitayo nga ang kanya pong may bahay, si Sister Wayne Rivera. At ang kanyang anak po, na si Jenny. Siya po ay song leader sa Word of Faith Manila, ang main church natin. So palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah na tayo po ay mapaunlakan. Amen. At ang ating pong butihing pastor na ating guest speaker today, ay siya po ay pastor ng Word of Faith Ministry San Pedro. So, naka-online na ngayon lagi, Pastor, di ba? Hindi ka pa nakakapunta. But purihin po ang Diyos na sila po ay naririto ngayon. At sabi ko nga, oy, kayo na mga taga San Pedro, sa FB ko kayo manood. Kasi si Pastor Ne ang aming speaker. O si po parang nag-service na rin sila, di ba, Pastor? So purihin po ang Diyos. So i-welcome po natin ang presensya ng Lord at ang salita ng Diyos sa ating beloved pastor, Pastor Eric.
exercise muna yung pako. Kasi nga, titingin sa inyo, 2016 ako po ay na-stroke. Nasa World of Faith Church ako ng Manila. Nung madaling araw, nagising ako, sabi ko, Lord, bakit ganito? Umiikot ang paligid ko. Hirap na hirap ako tumayo. Hinawakan ko yung baso, hindi ko mahawakan. Eh, nang magtitimpla ako ng kape, madaling araw kasi. Nagising ako para magagawa ko ng mensahe. Hindi ko mahawakan yung baso, nalaglag. Hindi nabasag yung baso. Pero sabi ko, Lord, bakit nawawalan ako ng lakas? Yun, ito nga na-apekto sa akin yung kanang kamay ko. Na-stroke ko po, 2016. Hindi ko kalahin na abot pa ako ng hospital. Wala yung mga anak ko, tinawagan ko sila. Kasi doon ako na natutulog sa church ng Manila eh. Tinawagan ko yung anak ko, sabi ko, anak, mga anak, kung kaya niyo pa pumunta rito, hatid niyo ako sa hospital. Huwag niyo ako dadalhin sa ibang hospital. Gusto ko sa heart center. Ayoko kasi pag-aaralan ng puso ko doon sa mga hindi dalbasa sa puso. Doon niyo ako dalhin sa heart center. Kasi dalubasa sa puso yun. Kaya ako, pati salita ako, may diferensya pa. Kaya ako naniniwala sa mga testimony na narinig ko ngayon kay Sister Mercy, kasi sa akin po nangyari. Tandaan nyo kapag Kristiyano kayo, hindi po kayo exempted sa mga bagay na pwede mangyari sa atin dito sa mundong ito. Tandaan nyo po, nasa stage tayo ng discipleship. May nagtanong sa akin, Pastor, kailan pa natatapos ang discipleship? Pag wala ka na rito. Habang nandito ka pa, lumalago ka ng lumalago sa Panginoon, dinidisciple ka ng Panginoon. Sabi ko nga, totoo na wala makakaagaw sa atin sa kamay ni Kristo Jesus. Dahil yung pusan tanya. Pero tanong ikaw, yung decision mo, ikaw ba mananatili sa kamay ni Kristo o aalis ka? Magiging busy ka sa ibang bagay, hindi sa Diyos. Ganyan po rito sa mundo. Marami na ako nakita na sa mga Kristiyano, yung iba na ko na nakikita ngayon, yung iba nagpapatuloy pa rin. Sabi ko, hindi nagkamali ang salita ng Diyos. Pati si Pablo, walang tigil na ano, pinapaalalahanan ang mga Kristiyano noon hanggang ngayon sa kapanuunan natin. Kaya nga sabi ko, habang may hininga, kaya pang itaas yung paa, ilakad, itaas yung kamay, magpuri sa Panginoon. Kasi sabi ko, yung mga bagay dito sa mundo, mahalaga, importante. Huwag po tayo madaya dyan. Pera, importante. Bahay, importante. Sasakyan, mga bagay sa mundo, importante lahat yan. Bakit? Kasi nandito ka pa sa mundo. Kailangan mo yan at gagamitin mo yan. Pero hindi sinabi ng Diyos, unahin mo yan sa Kanya. Doon nagkakamali ang mga Kristiyano eh. Lalo na minsan may mga Kristiyano, ayoko namang sumbatan. Sabi ko, kapatid, kailangan natin lumago sa salita ng Diyos. Pag sinabing blessing, talagang blessing. Tandaan nyo, hindi yung iba naniniwala. Kapag na-approve sila sa utang, blessing daw yun. Kailan ba naging blessing yung utang? Na-approve ka, pwede ka pa utangin. Pero kinabukasan, maghahanap ka na ng pambayad dyan. Ang blessing yung hindi utang, dumating sa iyo na wala kang pananagutan. Kaya nga sabi ko, minsan nung mga itahin sa totoo mga kapatid, dito, sabi nga dito sa tema, we are covered by the grace of God. Totoo yun eh. Ang bawat tao may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang kahinaan. Ako may kahinaan ako. Kayo may kahinaan din. Katulad ni Pablo. Tinanggal ba ng Diyos? Hindi. Kasi sabi ng Diyos, my grace is sufficient unto thee. Ano sinabi ng Diyos? Yung biyaya niya raw ang sapat na para sa iyo. Ibig sabihin, ikaw yata kapitid na nagkukulang. Yes. Nanatili ka ba sa salita ng Diyos? Pinamuhay mo ba sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi ko mga kapatid, panahon na nabigyan natin ng halaga ang buhay natin. Itong naranasan natin
sa 24th anniversary ng church. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen. Bakit? Kita nyo, nandito pa rin kayo, nakatayo. Amen. Nagpupuri sa Diyos. Amen. Hindi ang gawa ng tao. Hindi ang gawa ng tao. Yung Diyos ang kumikilo sa inyo. Kasi bakit? Patuloy nyo silang nararanasan. Kasi kapag hindi mo nararanasan yung Diyos, hindi mo na na-experience sa buhay mo, wala na eh. Tatamarin ka na magsimba. Huwag po sanang mangyari sa atin yan. Kaya nga sabi ko mga kapatid, hindi tayo rito sa mundong ito. We are just only passing by. Ito lang ang talagang dadaanan natin patungo doon sa kalangitan. Walang iba eh. Dadaan at dadaan tayo rito eh. Para makarating tayo doon sa kalangitan. Kaya nga, ang Diyos hindi nagkulang. Kaya nga sabi niya, maging Kristiyano ka o hindi. Lahat ay dadaan sa pagsubok. Lahat merong problema. Pero, sa bawat problema, ang Kristiyano may katuwang. May Diyos na tutulong. May Diyos na manguna para sa problema nyo. Sasagutin kayo ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Siguro kaya binuhay niya pa ako, magsasalita ako dito sa 24th anniversary ng church. Diba? Naisip ko nga, Lord, siguro gagamitin mo pa ako. No, sabi ko nga, kaya kami misa nung kakapatid si Pastor ko ako, kasi ako na ngayon ang pang-apat ako eh. Pero ako na ngayon ang lumalabas na pangalawa sa panganay. Kasi yung pangalawa at saka pangatlo, umuwi na sa Lord eh. Mabalik na. Kaya ngayon, sabi ng kapatid ko, si pastor ko, sino kaya susunod? Kasi, bin mo, nawala yung pangalawa, nawala yung pangatlo, kayo yung pang-apat eh, nagkatinginan. Mako, bakay ko na yata, pang-apat eh. Sabi ko, si Lord ang masunod sa akin. Kasi sabi ko nga, lagi ko tinatanda sinasabi ni Paul, ang mabuhay man daw at pamatay ay para kay Kristo. Di ba? If we are die for Christ, we are gaining. Pero kung wala kang Kristo, walang pakinabang ang buhay mo. Ako yun lagi sinasabi ko eh. Umasenso ko na sa lahat ng buhay. Gumanda na ang buhay mo. Pagkatapos ano? Pag-uwi mo ano? Sigurado pang pupunta ka doon sa talagang tutuluyan mo doon sa buhay na walang hanggan? Tandaan nyo sabi ko nga, ngayon kapanahon na ng pandemic, may namamatay dahil sa COVID-19. Pero lagi ko sinasabi, hindi sila namatay dahil sa COVID. Dahil ang binibigay na ng COVID, sakit. At tumatanggal ng buhay ang Diyos. Diba? Marami din ang, nakikita nyo naman siguro ang news, marami nagka-COVID, maraming gumaling. Diba? Pero kapag ang tao ay namatay, ibig sabihin, tapos na rin siya sa Panginoon. Kunuha na siya ng Panginoon, hindi ng sakit. Kasi sabi ko nga, huwag tayo pumoko sa sakit. Siguro naging dahilan yung sakit para sisihin ang mga tao. Pero hindi yun ang kasalanan. Ang Diyos ang may karapatan para kunin ang buhay natin, hindi yung sakit. Kaya ako naniniwala, sabi ko mga kapatid, panuna, magdesisyon tayo. Gawin natin na narapat para sa Diyos. Pero di pa ako nag-umpisa ng preaching ha. Itong last year pa lang to. Kasi tatawagin ko na si Sister Mercy. Sister Mercy na kayo na rito. Para umpisa na tayo. Gusto ko tayo. Kasi ang Diyos na may mersura na eh. Amen. Na may mersura ng Diyos. Gusto niya maging personal din na natin siya. Na may mersura ng Diyos eh. Kaya gusto ko, awitin ni Sister Mercy ang Waymaker. Sabay-sabay natin samahan siya sa pag-awit ng Waymaker at i-personalize natin yung awitin. Kung anong ganda ng mensahe. Edrin. Si Edrin na saan? Back up! Nasa loob pa sa sila. Hallelujah, God. Gusto ko ma-personal tayo sa Diyos.
Kasi yung Diyos natin, nami-personal. Katayin natin yung waymaker, sabayan natin si Sister Mercy at damayin natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. I'm
Jesus. Hallelujah. So ngayon mag-uumpisa tayo. Hallelujah. Basta importante makita ko yung lahat yan. Amen. Praise God. Isang pagpapala sa Panginoon na dinan niya ako dito sa lugar Amen. Na ito. Amen. Kaya naman, abong puso ng Word of Faith ay kasamang nakikibahagi sa anniversary, 24th anniversary ng Word of Faith Bacoor. Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Nakikita po namin kung paano kumikilos ang Diyos sa mga churches ng Word of Faith. Kasi nga, naikwento ko kay Sister, kay Sister, Miami. Kay Pastor Miami. Sabi ko nga, ang church sa San Pedro, hindi kalakihan. Pero ngayon nakita ko na. Kasi bakit? Ngayon nakatayl sa kami, may aircon na rin kami. Kaya nga sabi ko nga, napakabuti ng Diyos, wala kaming ginastos. May bumisita at biglang nagsabi, Pastor, gusto kong ipatayos yung church. Sige lang. O ano yung nasa puso mo, gawin mo. Provided na hindi ako maglalabas kasi sister, alam mo, wala akong ilalabas. Bagamat ang anak ko, tatlong engineer. Sila mga engineer. Pero papa nila hindi engineer. Magagawa ako ng Panginoon. Basta gawin mo yung nararapat at ang Panginoon ang magsusukli sa'yo. Nagulat ako. Kala ko tapos na yung satay. Bigla siningitan niya, Pastor, may binili akong aircon. Pwede yun sa church. Hindi mo ganya kalaki. Kasi nga maliit ang church, maliit ang aircon lang. Siguro, 1 horsepower lang yun. Oh. Pero okay na rin. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, may mga bata. Paglinggo, napakainit. Pero talagang ang Panginoon kumikilos sa mga anak niya. Kaya sabi ko, hindi kayo laging nakaupo dyan. Gagamitin ni kayo ng Diyos. Na darating ang oras, tatayo din kayo. Sasabihin niyo ang mensahe ng Diyos para sa mga tao. Ako'y naniniwala kasi dating ganyan din ako eh. Nakaupo ko dyan. Doon pa kami sa Buendia, sa Ama Mall. Lagi nakaupo, nakikinig kay Pastor. Hanggang sa tinawag ko ni Pastor, nagpaalam mo ko sa church, sabi ko, Pastor, pupunta na ako sa San Pedro. Ang sabi ko pa kay Pastor, tutulungan ko lang yung Pastor doon. Hindi ko sinabi magpa-pastor ako. Pero nagulat ako doon sa Pastor na yun, iniwan ako doon. Sabi niya, Pastor, ikaw na dinala ng Panginoon dito, ikaw na magpa-pastor. Alam mo niyo ba? Ang tindi ng labanan doon. Pag-akit ko pa lang doon sa bundok na yon, sa San Pedro, sabi ko kagad sa Panginoon, Lord, kung hindi mo ako sasamahan dito, wala akong kamag-anak dito. Bababa ako sa Paranaque, uuwi na lang ako sa amin. Kung hindi ka mabubukas ng open door, kinagabihan, nasa plaza ako sa basketball, nanalangin ako, Lord, itong mga taong to, no, ang dami nang lalaro, pero hindi ko itong mga kamag-anak. Buksan mo na yung pintuan para sa akin, para dito sa San Pedro Church. Pagtapos ko manalangin, nakita ko yung mga young people. Pinaninig sa akin ng Diyos yung kwentuhan tungkol sa Bible. Nagkikwento sila puro tungkol sa Bible. Aba, gusto matutunan ng Diyos? Nilapitan ko, napakilala ko yung mga patid. Pastor ako dyan sa church dyan, no? Yung maliit na bahay na yun, no? Sa linggo, punta kayo. Ako magtuturo. Kikilala niyo ba si Pastor Ariel? Si Pastor Ariel dun, eh. Sabi niya, opo, kilala namin. Sige, punta ka. Tapos pumunta ka sila. Merong isa na naging pastor na ng Masbate. Doon natutulog sa pastor yun, sa church sa San Pedro. Nagagalit yung tatay sa akin. Yung pastor niyo, susuntukin ko na yun, eh. Hindi ka na umuwi sa bahay eh. Dito ka na natutulog sa church ng pastor na yun eh. Ano man meron doon sa pastor na yun? Pero sa ting makikita ko yung tatay niya, nangangiti. Hindi naman ako masuntok-suntok.
Pero pag siya ang karap, susuntukin daw ako. Dahil daw, parang naano ko na yung isip niya. Kasi sa church na siya natutulog eh. Lalo na naging pastor pa. Di ganun nga, sa haba ng panahon na yun, binagyo kami. Ang daming bahay doon, nagtaka ko, bakit yung church? Nilipad yung bubong sa gitna ng kalsada. Pero tinignan ko yung mga kapibahay namin, ayos naman yung bahay. Sabi ko, Lord, pinapalis mo na yata ako dito. Bababa ko na, bababa na ako, ayoko na magpastor, ayoko na. Kaya naalala ko yung kwento eh. Yung tungkol sa kalabaw. Alam mo yung tungkol sa kalabaw, kwento? Nagkaroon ng paligsahan. Sabi niya, o may paligsahan nun doon, anong paligsahan? Kung sino daw makapagpapayak sa kalabaw, mananalo ng malaking premyo. Ang dami sumali. Ginawa na lahat sa kalabaw. Hindi umiyak. Huling-huli tinawag yung pastor. Lumapit sa pastor. Lumapit sa tenga ng kalabaw. Binulungan yung kalabaw. Tapos umalis. Umiyak yung kalabaw eh. Nagulat yung mga tao. Bakit mo napayak? Ano sinabi mo? Ang sabi ko doon sa kalabaw, magpastor ka na lang. Ayaw pala magpastor ng kalabaw. Ayoko! Ang hirap mo talaga maging pastor. Ang dadaling kayo sa lugar na hindi nyo alam. Kakainin nyo mga bagay na hindi nyo pa nakakaanin, nakakain sa tanang buhay. Nung sinabi ko sa mga kapatid ko yun, kasi meron akong kapatid sa Amerika, sabi ko, Tol, ganun pala kasarap yung pagpag. Yung kagat ni Lola, kagat na konti sa manok, tapos itatapon na para daw doon sa apo niya sa basura. Kakabitin sa Jollibee, tatapon na. Pagdating doon sa basura, pinupulot yun, binibente yun doon sa San Pedro, 10 piso, 1 subot. Tawag doon pagpag. Ngayon pagdating doon, sabi niya, Pastor, nandito ko sa amin sa San Pedro, kumakain ka ba ng pagpag? Naalala ko na naman si Pablo. Ano man ang ilagay sa pagkain niyan, kainin ninyo nang walang reklamo. Kapag kayo humayo sa Panginoon, siyempre humayo tayo eh. Kristiyano tayo eh. Nagulat sila. Pagkainan, nangunguna pa si Pastor. Pastor, kain na tayo, luto na yung pagpag. Luto na, ano luto nyo? Adobo. At sige, kain na. Pero may pagkain nga namin doon, namumulot ang mga keso, crab cheese. Pagbukas ko, may amag sa ibabaw. Tatanggalin ko yung amag. Tapos hindi ako ng pandesal, papaliman ko ng crab cheese yung pandesal ko, kain na naman ako. Pero awa ng Diyos, hindi ako nagkasakit. Kaya nga sabi ko nga, huwag niyong titignan yung mga pagkain dito na pwede pa pala tinatapon nyo. Huwag kayo mahiya magtapon kasi pagdating doon, may pumupulot. Naalala ko si Rajay, yung pinukuha ng ibon. Ano ba yun? Di ba yun yung mga namatay na hayop? Kukunin niya yung karne, dadalhin doon kay Raja, pagkain ni Raja. Kaya nga sabi ko nga, Panginoon, napakabuti. Pag nagtiwala ka sa Kanya, ano mga pagkain na kakain mo, binabaspasan ang Panginoon. Amen. Hindi Kanya pabayaan magkasakit. Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, napakasarap na nakakatakot maglingkod sa iyo. Pag hindi ka talaga sanay, sabi ng kapatid ko, Kuya, bakit ka kumakain na ganun? Gusto mo matay? Sabi ko, kita mo nga, buhay pa nga ako eh. Sabi ko, yung mga bagay na yun, hindi nyo kasi kami maunawaan. Pero kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon para magturo, humayo ka, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ewan ko ba? Amen. Kaya dito sa atin, random natin yung naranasan ng Pacor Church. 24 years, hindi sila nasa bed to process, ha? Hindi sila nasa kama ng mga rosas. Marami silang pagsubok na dinaanan. Naalala mo yung kwento ni Sister Mercy? Dinispal ko yung pera. Inupahan nila, dinispal ko. Di ba, nagkagulo-gulo yung church doon. Hanggang sa yung bahay nila, binuksan niya para sa Panginoon. Yun na lagi sinasabi ko eh. Walang makapagpipigil kapag ang Panginoon kasama mo. Diba? Sabi ko nga, kaya nila saktan ang katawan natin. Pero hindi nila kayang tanggalin yung kaluluwa natin. Ang Diyos lang
ang may kaya nun. Kaya nga sabi ko, napakabuti ng Diyos. Kasi bakit? Patuloy kumikilos yung mga anak niya eh. Kahit may pandemic eh. Si Pastor Go nga eh. Kamakailan ang salita doon sa service. Namatay kasi yung sa kapatid namin sa Panginoon sa crisis center. Yung kapatid niya, si konsyal ng ano yun, ng Manila, namatay. Ayaw niya sabihin na COVID. Basta sabi niya sa amin, Pastor, pneumonia. May sabi ko, si Thomas ng COVID yun eh. Oh, pero hindi daw sinabing COVID yun. Pero nagtaka si Pastor, pagpunta niya doon sa Lamay, dahil magsiservice siya, wala kahit isang kamag-anak. Pati yung mga nagbantay sa hospital, wala. Sabi niya, talaga naman ha. Kung saan, nandito sila, kapatid din ay namatay eh. Pero wala. Eh sabi ko kay Pastor, baka Pastor naka-quarantine. Pero sabi ko, naniniwala naman tayo kapag anak ka ng Diyos, you're covered by the grace of God. Protektado ka. Kaya tayo sabi ko, huwag tayong matakot. Sabi ko nga, handa naman kayo. Dala nyo ba yung face mask nyo? Yung face shield nyo? Okay daw, dala. Pero dala nyo ba yung face mask nyo? Amen. Ang mahalaga yung faith mo sa Diyos eh. Yes. Tanda mo kahit naka-face shield ka, naka-face mask ka, kapag wala kang faith sa Diyos, papasok sa iyo yung virus eh. Pero kapag you have faith in God, meron kang strong will na hindi papasok ang virus sa iyo. Kasi sabi nga ng Bible, kung sa pananampalataya ka sa nabubuhay, so be it. Maniwala ka na hindi lalakas ang COVID sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, kaya bakit ko pinakawit yung Waymaker? Gusto ko makita ninyo. Dapat number one, kilala ninyo ang Diyos nyo. Kasi gusto nating maranasan lagi ang grace ng God. Gusto ko kayo bigyan ng linaw ng liwanag. Hindi po nawawala ang grace ng God, pati yung salvation ng God. Nandiyan yung salvation at ang grace ng God. Kaya lang tayo, hindi na natin nararamdaman ang grace ng God. Bakit? May sinabi nga si Haring David eh, nakalagay sa Psalm chapter 51 verse 12. Basahin nyo nga, Psalm chapter 51 verse 12. Bakit sinabi ni David yun? Sabi niya, renew my spirit, let the joy of faith. Ayan. Sabi niya, restore the joy of your salvation to me and give me a willing spirit. Kasi dumating kay David dahil sa kanyang pagkakasala, nawalay siya sa Panginoon. Siya ang nawalay, hindi ang Panginoon. Na hindi niya naranasan yung salvation ni God. Kaya gusto niya, Panginoon, pwede bang ibalik po sa akin ang joy of your salvation? Kaya nga, noon may kanta pa yan bago pa akong Kristiyano eh. Ang kanta niya yung ganito eh. Napakinggan niyo na ba yun? Nakantayin ko lang yun, ikonti lang. Sabi niya, restored unto me the joy of thy salvation and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take thy Holy Spirit with me. Restore unto me the joy of thy salvation and renew right spirit within me. Yan po yung inawit na David. Kasi tayo minsan, nung na tayo na born again, 1 week ang sigla natin. 1 week laging bukas ang Bible. 1 week laging basa ng basa. Kahit gabi na basa ka ng basa ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Talagang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos nung ma-born again ka. Siyempre, lumilipas ang panahon. 2 taon, 3 taon, minsan nagugulat ka, bakit ganito na ako ngayon? Bihira na ako magbukas ng Bible. Mas nakikita ko pa yung mga tao Bible sa akin.
Kasi inaantay ko silang magsalita ng Bible verse eh. Tsaka ako makikinig. Pero dati, nung bagong-bago ka, walang hindi mo binuksan ang Bible. Alos, bago mag-isang linggo, bukas, tapos mo nang basahin yung Genesis eh, hanggang Revelation eh. Pero dumarating sa atin na bakit nanghihina tayo. Kaya nga sabi ko nga, yan ang pag-uusapan natin. Dapat patuloy nating maranasan ng Diyos sa buhay natin, lalo na itong grace. Alam niyo ba, hindi lang grace ang binibigay ng Diyos sa atin. Kapag tinanggap mo yung grace ng Diyos, sumasamang ano, mercy. Magkasama yung dalawa na yan, si grace at saka si mercy. Ang dalawang babaeng yan. Lagi sumasama sa inyo, si grace at saka si mercy. Kasi kapag sinabing grace, ito yung mga bagay na tinatanggap mo na hindi mo karapat-dapat tanggapin. Ito yung pagpapalang hindi mo dapat tanggapin, pero binibigay siya ng Diyos na libre, na regalo. Pero ito si mercy, ito naman yung dapat ikaw mamatay. Pero dahil kay mercy, binigyan ka ng awa ng Diyos, pinatawad ka. Kaya magkasama si grace at saka si mercy. Yan po dapat yung tanda na. Hindi pa pwedeng si grace lang. Laging kasama si mercy. Kaya nga napakabuti ng dalawang babae na yun eh. Laging kasama natin. Si grace at saka si mercy. Tandaan nyo lang yan. Madaling tanda na pangalan. Mercy and grace. Kaya nga sabi ko napakabuti ng Diyos. Unang-una, para magpatuloy tayong maranasan ang covered ng grace ng God sa buhay natin, dapat we know God sa buhay natin. Dapat manatiling kilala niyo ang Diyos sa buhay niyo. Sino ba ang Diyos sa buhay niyo? Kaya nga pinakanta ko yung Waymaker eh. Kasi pinipersonal natin ang Diyos, kasi ang Diyos na may personal din sa atin. Kaya nga sabi ko nga, number one, dapat kilala niyo ang Diyos nyo, ang inyong kaligayahan, kaliwan, at kagalakan. Our God is our joy. Dapat malaman yun. Pursuing God's grace, meaning that you know your God, that your God is your joy. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 3 and 5? Sister, kung meron kang, basta ano ma-prepare nyo, English o Tagalog? Ah, sige. Kasi sa San Pedro na sana yung sa Tagalog para maintindihan nila ang nakalagay sa salita ng Diyos. English kami eh. Oh, English. Promoted. Ayan na. Hanggang 5 yan. Ito sabi, sumainawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong at sa Panginoong Hesukristo. Verse 4. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 5. Second Corinthians yan, sister, no? First. Ay, Second Corinthians chapter 3, verse 5. Kaya pala naiba eh. Kasi gusto ko mabasa ninyo yung kasiyahan, yung kagalakan ay ang Diyos sa buhay natin. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 5. Yan. Chapter 1 verse 3. Sorry po. Yan. Thank you. Sabi niya, puri nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaliwan. Tingin niyo magkasama, di ba? Si mercy at saka si grace. Verse 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Verse 5. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon naman ang ating kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang kahalagahan kung bakit kami mga pastor
na tumatayo talaga, pinatatanggap namin sa inyo si Kristo. Hindi ka agad diretso sa Ama. Kasi hindi kayo pwedeng pumunta ng diretso sa Ama na hindi kayo dadaan kay Kristo. Ayaw po namin maligaw kayo. Yung iba kala nila, hindi, magdadasalan ako sa Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sabay na, hindi ka nga pwede dumaan dun eh. Kung hindi ka dadaan kay Kristo, maliwanag po yun sa Bible. Bawat pangyayari may formula. Kahit kung nag-aaral tayo, may formula. Kapag mali yung formula mo, mali na yung sagot mo. Ang anak ko, tatlong engineer. Sabi niya, Papa, hindi pwede maging tama ang sagot mo pag mali ang formula ginamit mo. Kasi kailangan yung formula. Kaya sa mga engineer, nagugulat ako, ginagamit ba sa trabaho yan? Ang hihirap naman ang formula na, eh samantala ginagamit lang, 1 plus 1, 1 minus 2, no? Pwede ba yun, 1 minus 2? O 2 minus 1? 0 na yun eh. Panahon lang natin. Kaya nga, ibig ko nasabihin, ganun po. Kaya nga, si Kristo po number 1. Siya po talaga pinagagalingan ng ating kaaliwan. Amen. Kung wala po si Kristo, tatagal ba ang World of Faith Bangor? Hindi po tatagal. Tiyak na susuko. Kasi sa Bible, pinaniwalaan din ganun eh. Sabi ni Gamaliel, kilala niyo si Gamaliel? Yes. Yung pinuno yes. ng Parsis? Yes. Pinakamatilino po yun. Yes. Sabi niya, huwag na kayo matakot. Kasi kung hindi yan sa Diyos, hindi yan tatagal. Amen. Mawala yan. Yes. Nawala ba ang bakor? No. 24 years na ang bakor. Yes. Patuloy pang yes. Nagbubunga. Amen po ba? Yes. Ano sabi ko, ganun kabuti ang Diyos. Dahil hindi tao ang dala natin, si Kristo. Amen. Kaya tayo sabi ko, mga kapatid, gusto nyo maranasan, magpatuloy ang presensya ng biyaya ng Diyos, dapat number one, kilalanin nyo ng Diyos nyo, si Kristo, ang kaaliwan nyo, kagalakan nyo, kasiyahan nyo. Amen? Amen. Pangalawa, inakalagay sa Hebrew chapter 10, verse 23, na kapag ang tao tayo hopeless, meron tayong pag-asa. Sino daw yan? Hebrew chapter 10, 23. Nang ating inangatang matibayan, matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Yes, amen. Diba? Yung pangako ng tao, napapako yan eh. Kasi pwede niya sabihin, kapatid, nung nangako ko sa'yo, may pera pa ako. Eka, bukas, eh nadugutan na ako. Wala na akong pera, kaya yung pangako mo, pako mo na lang sa baler. Diba? Kaya nga, misa sabi ko nga, huwag ka masyadong umasa. Umasa ka, pero huwag mo ibuhos ng lahat ng asa mo sa tao. Kaya kami sa church, sa pastor, si pastor ko, kapatid ko yun eh, nag-uusap kami, Tol, ako pag nagpupunta ng supermarket, dadaan ako sa appliances, wala akong pera. Pero nagtatanong ko agad ako sa salesman, magkano po to? Kala mo, pero awa ka ni pastor. Sabi niya, hinahawakan ko yun, babalik ako ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, iuwi ko ng kasama yun. Kasi tayo mga Kristiyano, namimili tayo by faith. Wala tayong dalang pera. Ang bulsa natin, butas, tagos hanggang sa bulsa ng Diyos. Ganun tayo. Kaya minsan nga nakakatuwa kayo mga kapatid, pambira ka naman pastor eh. Pag nag-utos ka, walang pera, may sukuli ka pa eh. Sasabihin ni pastor, wala na tayong kape. Wala na tayong kape. May young people naman. Hey pastor, tika lang, bibili ng kape. Bibili ng kape. Nagulat ako, pagbigay ng kape, may sukuli pa. Uy, tika, baka nagkamali ka.
Wala namang binigay sa pera si Pastor ha. Bakit may supli pa? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Pastor eh. Tayo by faith, laging may tubo sa Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dami, napakasarap ang hindi sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, ang ganda ng mensahe ibinigay ng Diyos para sa Word of Faith Bacoor. Talagang daman-daman ninyo ang biyaya ng Diyos. Kita mo? Ano pa yung isa? Yung nakalagay isa? Sa Mateo chapter 11, verse 28, tanda-tandaya ng mga anak ng Diyos eh. Yung sabi niya, di ba? Nabibigatan ka ba ng lupa? Ipasa mo sa akin yung problema mo at pagpapahingin kita. Di ba yung manakalagay? Ayan. Magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan lupa at kayo aking pagpapahingin. Yan na po yung sinasabing dapat kilala. Kilala niyo yung Diyos nyo na ano? Is a God of peace. Hindi sinabi ng Diyos nung wala kang problema, sabi niya ngayon, no? Mabigat ang problema mo, bigay mo sa akin. Sub-sub ka na ba dyan? Buat-buat mo ba yung daigdig? Para kasi si Aaron Coneta, buat-buat yung daigdig. Bigay mo sa akin yan, anak. Hindi mo kaya yan eh. Ang kaya mo, yung ibibigay ko sa'yo, kapahingahan. Amen? Kaya nga napakabuti ng Diyos. Dapat kilala niyo yung Diyos nyo na siya nagbibigay ng kapahingahan sa atin sa gitna ng maraming problema. Amen. Kaya nga sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, hindi tayo katulad ng ibang tao. Totoo, may problema. Pero hindi natin dinadaan sa mabubuting usapan. Dati, kapag may problema ka, wala ka pa sa Panginoon, bibili ka na ng isang gin o empraning para malasing ka, para saglit na makalimutan mo ang problema mo. Diba? Karaniwang ganun ginagawa dati. Maraming Kristiyanong mangiinom dati. Ngayon hindi na. Dati kapag may problema sila, Pastor, dati na may problema ako, dadaan ko lang siya isang boteng gin yan. Tapos makakatulog ako. Yun? Oh, parang ganun lang. Pero pag-isip ko, andun na yung problema. Hindi katulad ng kay Kristo. Pag kinanggal niya yung problema mo, pag-isip mo, talagang wala lang problema. Iba yung pakiramdam mo. Masaya pakiramdam mo. Maluwang ang dibdib mo na wala kang bigatin. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Kaya nga sabi ko nga, ibang klase ang Panginoon kapag nagbigay ng biyaya. Kaya nga tayo gusto natin, Lord, magpatuloy ka sa amin para lagi ka namin nararanasan. Diba? Maganda yung sabi ko nga, hindi natin nakikita ang Diyos. Tama. Pero nakikita mo ba ang Bible na babasa mo? Kasi yung Bible po, yan po ang written word of God. Hindi pa po yan rema. Hindi pa ba yan rema? Written word of God. Pero kapag binasa mo yan at pinamuhay mo, nagiging buhay na salita yan sa buhay mo. Nagiging pagpapala yan sa buhay mo. Kaya sabi ko itong written word of God, itong Bible, huwag niyong baliwalain. You need to read your Bible to make you strong, to give you strength from God. Kaya nga sabi ko, ang Bible talagang ginawa hindi para kanino, kundi para sa mga anak ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, yung mga anak ng Diyos ay dapat kumain ng kanyang salita upang mabuhay. Kasi hindi papasinin niya ng mga hindi anak ng Diyos eh. Pagtatawanan lang yung bilbiya na yun eh. Pero kapag anak ng Diyos, alam niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay nila. Tiyak na babasahin niya. Amen. Tapos, ano pa yung susunod? Alam niyo na ba yung sinabi ni Jesus Christ sa John 14:27 para maging maliwanag? Ano nakalagay sa John 14:27? Dapat kilala mo ang Diyos mo, talagang siya ang yung sinasabi nating kapayapaan. Ano sabi dito? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Ganun po kaganda ang salita ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kasi nga sa mga kapatid, dito sa mundo, kapag binasa mo yung mga balita, yung mga sabi ng tao, matatakot ka eh. Hindi ka bibigyan ng lakas ng loob eh. Puro takot eh. Bibig mo sasabihin lang, oh, COVID-19 natin dito ngayon. Nasa 200,000 na. At sabi, aabot pa rin tayo ng 300,000. Diba puro takot ang binabaw? Puro takot ang binabaw na sa atin? Pero tayo, binibigay ng Diyos pag pinuksan natin yung salita niya, kapayapaan. Yan po ang kailangan natin. Yes. Bakit sinasabi ni Kristo, my peace I give unto you? Hindi po ningin sa atin, napako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ang tinding hirap nun. Pero sa kabila nun, meron siyang kapayapaan ng puso. Hindi siya naguluhan na sasabihin niya, Ama, ginawa ko na nga yung pinagawa mo. Tapos ito, pinapako pa ako ng mga tao dito sa krus. Ang hirap po ng buhay ko, ayoko na. Hindi ko man si Jesus Christ eh. Anong unang salita lumabas sa kanya nung siya ay nakapako sa krus? Yun, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang salitang punong-puno ng kapayapaan para sa atin. Amen. Kaya nga sabi ko, ang Diyos talagang kapag siya ang inuna mo, kinilala mo sa buhay mo, wala ka ng takot eh. Hindi ka na matatakot. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Amen. Kasi bakit? Panghahawakan natin ang salita ng Diyos. Ang demonyo po, takot sa salita ng Diyos. Pero, depende sa gumagamit ng salita ng Diyos. Hindi basta-basta gagamitin ang salita ng Diyos na hindi anak ng Diyos. Nabawasan niyo ba sa gawa? Di ba ginamit yung salita ng Diyos? Ginaya nila si Pablo? Ano nangyari? Ginulpi sila ng demonyo. Sabi ng demonyo, Oy, si Pablo, si Jesus kilala namin. Kayo, sino ba kayo? Kaya nga, yung gumagamit lang ng mga salita ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Kasi doon takot ang anak. Doon ang takot ang demonyo sa anak ng Diyos. Kaya alam nyo ba, huwag tayong matakot kasi mas powerful po yun nasa sa atin. Yun ang sabi ng Biblia. Yun nasa sa atin, yun nasa sa inyo. Si Kristo na nandiyan sa puso nyo ay masyadong powerful. Amen. Natatakot dyan ang gawa ni Satanas. Ngayon, panguli, yun nakalagay po sa 2 Timothy 1:7. Ano sa dito? Sapagkat. Yan. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Amen. Kaya nga, pag ang mga pastor nag-uusap, sabi ng pastor, sabi sa akin, kasi si pastor ko, lagi kami nag-uusap eh. Sabi ko, pastor, ano, magkakaroon ko pa ba ng church neto sa linggo? Pastor, anak tayo ng Diyos. Di tayo natatakot dyan. Protektado tayo eh. Kaya nga sabi ko, pag pinanghawakan nyo yung 2 Timothy chapter 1 verse 7, at sinapuso ninyo, mangyayari yan. Amen.
bibigyan ka ng Diyos ng katapangan. Siyempre yung katapangan mo, may kasamang kausayan. Yes. May kasamang pag-iingat. Diba? Sabi ko nga, ang Diyos hindi ka naman papayaan niya, sumugod ka ng sumugod, basta-basta eh. Kung hindi ka niya tatakpan ng iyong kapag, ng kanyang kapangyarihan. Yes. Napakahalaga po niyan. Yan po yung una kung bakit papabanan na dapat nating maranasan ang ano, ang grasya ng Diyos. Dapat kilala natin ang Diyos sa buhay natin. Yes. Pangalawa, dapat ninais nating ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos ng buong puso. Dapat ninasa natin, Lord, alam niyo po naman ang puso mo kung kaano kayo ay aking kamahal. Na talagang alam ng Diyos, ang Diyos ang inuuna mo. Ang priority mo ay si God. Diba? Kaya nga sabi ko nga, kapag priority nyo si God, hindi kayo gagawin pangalawa ng Diyos. Unahin din kayo ng Diyos sa buhay niya. Amen. Ganun po ang Diyos natin eh. Kaya nga ang Diyos natin, ang bibigat nga ng sample eh. Diba ang sample niya? Pamilya. Sabi niya kung sino ang magmamahal sa nanay niya, sa tatay niya, nang hindi sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Kita mo yung example niya? Pero sabi ng Ten Commandments, honor thy father and thy mother. Magkabaliktad ba yun? Magkalaban, magkontra ba yun? Hindi. Tinuturuan lang na tayo ng Diyos na siyempre kapag inunan natin ng Diyos, natural, lalo nating mamahalin ang magulang natin. Pero kapag puro magulang na lang, nakalimutan mo ng Diyos, hindi ka magiging karapat-dapat sa Kanya. Hanggang sa napunta sa asawa, napunta sa anak. Kaya, ang bigat ng example ng Diyos, ang gusto niya, siya ang number one. Tama. Tama kayo mga kapatid. Kaya dito makikita natin, yan po yung pangalawa. Mahirap talaga pag yung cellphone, no? Na iba ng ano? Kailangan puro naging high-tech. Kaya ngayon yung pangalawa, dapat pinapakita natin sa Diyos natin na talagang siya ang mahal na mahal natin. Saan pa natin mababasa yon? Mababasa po natin yan sa Mark chapter 12 verse 30 hanggang 34. Mark chapter 12 verse 30 hanggang 34. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo at ang buong lakas mo. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya rin, na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. At sinasabi ko sa kanya ng iskriba, sa katotohanan, guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya ay iisa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ang buong kaluluwa at buong lakas at ibigin ng kapwa niya ng gaya ng kanyang sarili at higit pa sa lahat ng mga handog sa susunugin at mga hain. At na makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalanuhan ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malalayo sa karya ng Diyos. At walang tao pagkatapos noon nang aspag tanong. Tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Ibig sabihin, nakikita natin dito, kapag binigay natin ang buong puso natin sa Diyos, hindi lang natin mararanasan ng Diyos, kundi ano, mapapalapit na po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen.
Yan po kasi ang hinahangad natin. Mapunta tayo doon sa kaharian ng Diyos upang maranasan na natin yung katunay na kasaganahan ng buhay. At ang last, yung ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Amen. Dapat meron tayong pagpapakumbaba. Bakit napakalago po yun eh? Kaya nga nakasulat yan sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Yun po yung pangatlo. Magkaroon dapat tayo ng pagpapakumbaba natin sa Diyos para patuloy nating maranasan na tayo ay covered by the grace of God. Ano sabi doon? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at tumalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking ang didigin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kita mo ang ganda ng pangako ng Diyos na ibibigay niya? Kaya nga sabi ko nga, pag nagkaroon tayo ng bagay na tatlong bagay na yon, patuloy mong mararanasan na you are covered by the grace of God. Kahit saan ka pumunta, alam mo, protektado ka. Alam mo, nandiyan dyan si mercy at nandiyan dyan si grace. Laging nakakibat, nakaalalay sa'yo. Napakahalaga po nun. Kaya nga sabi ko, ang Panginoon napakabuti at sa pamuli, iiwan ko sa inyo yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ito po ay paalala lamang sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Ano yung paalala ni Pablo? Ayan po paalala ni Pablo. Sabi ni Pablo, nasulat yan 2,000 years ago na. Sabi niya, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi pa ninyo nalalangan ka ng inyong sarili na si Jesus Cristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo itinakwil na. Kaya pag dumating yung panahon, bakit Lord, nung unang araw natanggap kita, nakilala kita, ganun po ako kasigla sa iyo. Bakit ngayon 10 taon na ako sa iyo? Parang ayaw ko nang buhatin yung Bible ko. Ayaw ko nang buksan bawat pahina. Ano nang nangyayari? Tanda mo, hindi nawala si Gracia at hindi nawala si Mercy. Nandiyan dyan yan. Ikaw po lang ang nagkulang. So dapat siya sa atin niyo at sarili niyo upang malaman ninyo, Lord, I always live by faith. Kasi yun ang pangako mo. Ang sabi mo, the just shall live by faith. Kaya alamin yung sarili nyo kung kayo pa sa ngayon ay nabubuhay pa ba sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, tayo po yumukot manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga ganito. Tunay na dakila ka, Panginoon. At dahil sa iyo, Lord, naranasan nila ang kapayapaan, ang grasya, at maging ang iyong habag. Na patuloy kang kumikilos sa mga anak mo rito. Sapagkat sa araw-araw ng buhay namin, lagi merong labanan. Na pagising namin, may mga problema kaming haharapin. Pero hindi po kami matatakot dahil ang aming pananalig sa iyo ng grasya mo, ng biyaya mo, ay lagi nasa sa amin. Laging daman namin kung paano kung kumikilos sa buhay namin. Katulad ngayon, Ama. Alam ko may mga nakaupo dito na maraming katanungan, na maraming hinaharap pa. Pero Lord, alam ko, ngayon din, sasagot ka sa kanyang puso. Amen. At ipabdada mo sa kanya, Anak, my grace is sufficient unto thee. Amen. Talagang sasagutin mo siya na, Anak, sapat na
ang aking grasya o biyaya sa iyo. Yes, Lord. Kaya ako naniniwala, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, anuman ang kanyang kailangan ay nasagot mo na. Amen. Kung yan po ay kagalingan, pinagaling mo na siya. Kung yan po ay emotional problem, pinagaling mo na siya. Kung yan po ay may mga ibang mga katanungan at ibang kailangan sa buhay niya, ay tinugon mo na, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos namin na talagang tunay na nagmamalasakit sa amin. Na ikaw lamang ang nangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan. Simula pa noon hanggang ngayon, ang pangako mo matibay sa buhay namin. Kaya Ama, maraming maraming salamat po. Katagumpay na to na aming naranasan. Na hindi kami matitinag sa anumang problema, sa anumang pagsubok ng buhay namin. Because your grace is sufficient unto Amen. Us. Salamat, Lord. Salamat, salamat sa umabot ko. Pagpalain ko ang mga anak mo. At ang tagumpay ko ay maranasan nila ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos, magsabi na, Amen. Amen. Thank you.
tayo pagdadako sa ating union. Hallelujah. Ito po ang sabi sa ating pong pag-aaral, salita ng Diyos. Ang sabi po dito, paboritong aral tinanggap ko sa Panginoon. At ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay ipagkanulo, ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinapirakaraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Amen. Tapos po natin ang tinapay. Gayun din naman matapos maghapunan at hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito. Tuwing iinumin niyo, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Amen. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong, ito ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang Amen. Sa muling pagparito. Sir Mercy? Yes, O God, make us worthy for to partake this communion, O God. Forgive our sins, O Lord, all our infirmities and iniquities of our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang sino man kumakain, tinapay at minoon ng sarong ng Panginoon, hindi ka dapat ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong ang kanya sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang sino man kumakain at minom na hindi hinahalagahan ng katawan ng Panginoon. Amen. Kakanin niyo po tinapay at uminom sa sarong. Hallelujah. Tayo po imawit, Sir Mercy. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Muna sa biyaya mo, Diyos. Maraming maraming salamat. Salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus na tayo ito. Amen. Bago po tayo mag-tides and offering, tayo po ay mag-render ng ating special number. Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Diyos! Tuwan po ng ating mga youth ministry! Amen. Ang palakpak po ay para sa Diyos. Salamat sa Lord. We'd like to give the Lord a very special number that reminds us yung
redemption niya, yung grace ng Lord, yung mercy and grace, sabi nga ni Pastor Neng, na lagi magkasama. So, we want to thank the Lord. We can't give anything actually to the Lord because we don't deserve anything. But because of that wonderful grace and mercy, we offer our lives to Him for His service and glory. Oh,
15. Ngayon naman po ay isang special number uli bago tayo mag-side ng offering. Ito naman ay sariling composition niya. Amen. So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ko ng youth ministry uli. So, palakpakan natin ang Lord sa buhay nila Glory, Irene, and Haina. So, palakpakan po ay para sa Diyos na buhay. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Ayan, ano po, sobrang extra special nung special number namin. Yes. Ayun po, nung naalala ko po, yun po yung first time na na umatid po kami ng service nung nag-open na po, nung nag-isip yun ako. Kaya po, habang nag-preach po si Pastora, kami po ni Haina doon, naggagawa na kami ng lyrics. Yun nga po yung sa verse po ni Pastora na Matthew 28, chapter 28, verse 23 to 27 na, kahit ano pong panahon sa buhay natin, kahit may bagyo man po, lagi po tayong tatawag kay Lord, kay Jesus. Kasi, ay nga po yung saturo po ni Pastor niya na yung grace ng Lord is always enough for us sa sa araw-araw ng ating mga buhay. So, ayun po. Kaya po, nag-alay po kami sa Lord.
Gigtig sila mag-ano, compose ng song to the glory of the living God. Kapag may anointing, gumagana yung ating mga gifts. Amen? Amen. Hallelujah. So, amen. So, ang kasunod niyan ay ang mga nanay naman. Amen? So, bago yan, bago yung mga nanay, ipag-pray muna natin ang ating tithes and offering. Let's open our Bible in Proverbs 3, 9 to 10. Sabi dyan, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Amen? So kapag po ino-honor natin ang Lord ng ating mga wealth, siyempre may promises lagi ang Lord na tayo po ay kanyang pagpapalain. So ang ating pumbasihan ay lagi yung word niya. Amen? Ganun lang yun kasimple. Give and it will given to you as well. Diba? Press down, shaken together, running over. So ang pagpapala po ng Diyos kahit sa panahon ng pandemic, hindi po tayo pinabayaan ng Lord. Natutuwa ako, sabi ko nga kay Pastora, yung Pastora, ilan lang kami dito sa church, pero hindi na zero ang tithes and offering. Every Sunday, simula nung pandemic. Kaya sabi ko nga kay Pastor ko, hindi kami nakakapagpadala ng tithes of tithes namin kasi ang hirap pumila sa bangko. Ang haba, walang panahon si Pedro dahil ang weekdays po ay limited lang din ng time. Kaya sabi ko siguro pag nakita na tayo, and then sabi kay Maran, itabi mo lang lahat ng ating tithes of tithes para pagdating ng makita tayo. Diba? Oh, inaasam natin yun lagi. So, let's all stand at atin ko ipapray ang ating tithes and offering. Hallelujah. We give you praise, glory, and honor in our tithes and offering, O God. And we have to thank you for all the blessing, for all you have done in our life. Thank you so much, O God, that in times of chaos, you are always there. You are the way maker, the promise keeper, the miracle worker in times of our needs. And thank you so much, Lord, sa mga biyaya mo sa buhay namin. And we want to thank you, Lord, extend mo, Panginoon, O Diyos, ang iyong pagpapalang, iyong pag-iingat. Sa aming mga kapatiran na nanonood ngayon, ang mga kapatiran namin sa ibang bansa, Panginoon, na patuloy na sumusubaybay sa online service. Ang mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi sila makaparito, O Diyos, sa araw na ito, dahil sila, O God, ay mga senior, ang iba ay may sakit at karamdaman. But we leave our mantri, Lord, ang mga kabataan, Lord, na below 18, Panginoon, O Diyos, tulay na ama. We leave our mantri, Lord, ang mga buhay nila, O Diyos, na sila, O God, ay iyong iingatan. At i-provide po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan, huwag silang magkulang. Salamat sa mga company, Panginoon, O Diyos, na patuloy mong pagpalain, O God, hallelujah, ang pinagtatrabahoan ng aming mga kapatiran, O Diyos, ang aming mga anak, ang mga school, Panginoon, hallelujah, na Ikaw, O Diyos, ang tunay na humahawak, that we believe by faith that You are in control. Through our tithes and offerings, we give You glory and honor, O God, today, O Lord. And thank you so much, O God, na sa pagtatanim namin sa iyong kubasan, O God. Sa tamang panahon, sabi mo nga sa iyong salita, you make all things beautiful in your perfect time, O God. And thank you so much, Lord. We believe by faith that we are blessed, Panginoon,
dahil sabi mo yan sa iyong salita. We give you glory and honor, O God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. At ang mga anak ko, please forward na po. Hallelujah. Tayo po'y aawit ng ating special number para sa Lord habang kayo po ay nagpapaloob. Amen. Hallelujah. Glory to the living God. Amen. So hawak na po kayo ng inyong mga mic. Where's the mic? Hallelujah. O dito. Praise. Dali dito. Go, go, go. Oo nga. Makikita yan dalawa. Amen. Amen. Hallelujah. Akin na yan isang mic. Para experience. Oh, no. Kahit hamin lang. O oh, talaga? Dapat nakasama mga tatay. Wala nang matalong. Hallelujah, God. For the glory of the Lord, God. Praise the Lord. Oh,
para sa Diyos. Amen. Purihin ko ang Diyos. Kasi dalawang practice lang. Glory to the living God. It's for the glory of the living God. Dapat kasama ang mga tatay kasi hindi nakapag-practice. So binabati po namin lahat po ng mga kapatiran na nanonood ngayon. Ang mga taga San Pedro, Manila, at ang taga Alaminos, at ang mga kapatiran abroad, Sister Finda Kring, at sila Ana, Sister Lionela, mga nasa Canada, at ang mga iba pa nating mga kapatiran sa kanilang bahay, Halipot Family, hello there, Sister Milet, at salamat sa Panginoon na napakasimple ng ating anniversary ngayon dahil talaga naman may pandemic. Yeah. Pero sabi ko nga, kahit na ECQ pa yan na kami, tuloy yung anniversary dahil napakarami po natin ipagpasalamat sa Lord. Lalo na ang church, no, napaka, yung anointing niya lagi every Sunday, yung mga vision na nakikita, na kahit si Kring na sa ibang bansa ay naririnig nila ang mga awitan ng mga anghel, kahit na nasa recording lang, online sila. And then, ang holy ground na sinishaken ng Lord kapag bumaba po ang presensya niya sa lugar na ito. So, napakabuti po ng Diyos. Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay hindi patay, hindi ribulto. Kaya po ay buhay na Diyos. Amen? So, overtime na tayo. But purihin po ang Panginoon. After that ay magsalo-salo po tayo. Amen? Hallelujah. So, tayo po'y tumayo. Ay, hindi muna. Sit down nga first. Gusto nila tawagin si Sister Wayne at saka si Sister Jen para po makapagbati naman sila in behalf of Word of Faith Ministry Manila at San Pedro. Amen? Si Sister Wayne po, taga, in behalf of San Pedro. Amen? Tapos si Sister Jen in behalf of Manila. Amen. So, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the Lord. Pagpalang araw sa lahat. It's a blessed Sunday to all of you. And we will always have the grace of God. Amen. Yun ang ating tema sa araw nito. At lagi ako nagpapasalamat sa Word of Faith Bacoor, Word of Faith Manila, and Word of Faith San Pedro. God be with us always. Tandaan nyo, God, He is with you all the way. Praise Amen. God at sa Diyos lagi ang papuri. Amen. Ayan, so good afternoon po. Ah. Ayan, so binabati ko po ulit ng happy anniversary yung Amen. Word of Faith Bacoor. Tunay nga, nakakatuwa talaga na ang Lord patuloy na yung faithfulness. Natutuwa nga din ako sa mga youth kasi parang, alam mo yung dati nakasama ko lang sa mga bata. Tapos ngayon, talaga naman, yung bata. Bata rin! Ayan, so tunay nga, patuloy. Gaya ng tema, patuloy tayong manahan sa biyaya ng Panginoon. Kasi tunay nga, hindi tayo kailanman pababayaan. Kaya, happy anniversary po sa mga. Amen! Hallelujah! Nakahanda na kaagad ang lamisa. May victory song pa tayo. So we need to ask Pastor Ming, please, for our benediction. And for the closing prayer. Amen. Bago po tayo pumunta sa benediction, bago tayo pumunta sa benediction, tawagin po natin si Pastor Ramayan. Itaas po natin siya sa Panginoon dahil sa patuloy niya paglilingkod sa Panginoon. Kahit alam po natin, batang-bata po si Pastor Ramayan. Hindi na wala sa... Forever young. Amen. Taas natin ang ating kamay kay Pastor Miami. Let's out your hand. Lord, maraming salamat po. Yes, oh God. Hanggang ngayon, ang anak mong ito na naglilingkod ng tapat sa iyo ay sama mo ng iyong lahat ng pag-iingat. Yes, oh ng iyong karunungan kaalaman. Amen. Lalo na Lord ng kabayapaan sa puso niya. Amen. Lagi po siyang huwag pabayaan. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi pa po tapos ang kanyang tungkol dito sa mundong ito. Gagamitin po siya sa marami pang paraan. Kaya salamat, Lord, na ikahit dahil sa iyo, dahil sa
biyaya naka-cover sa kanya. Patuloy siya maglilingkod na may katangatan sa iyo. Inatalangin po namin lahat, Panginoon, maging sampu ng kanyang mga mahal sa buhay na kayo po ang mag-ingat lahat. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, punapin natin mga kamay for the benediction. Sa benediction naman, maraming salamat sa pagdalo. Yes, oh God. At sa inyong pagpunta rito. At alam ko, hindi lang face mask sa sotyo, kundi dala nyo yung face mask nyo. Amen. Thank you, God. Lord, salamat po. Nakikita mo po ang mga kamay nitong mga anak ko. Yes, oh God. Naririto kami, hindi kayo naman. Amen. Naririto kami sapagkat gusto namin masumpungan ka muli. Yes, oh God. Gusto namin maranasan muli ang marami pang mga biyaya mo, yes, sa buhay namin. Amen. Kaya Lord, sa umagang ito, iniiwan ko sa kanila ang higit pa sa iyong kapayapaan, pag-ibig, karunungan, kalaman. Yes, oh God. Hindi, pati ang presensya mo, Panginoon, ay lagi nilang maranasan, amen, sa buhay nila. Ganun din sa mga mahal nila sa buhay, yes, na hindi nila kasama ngayon. Kusama naroon, Lord, ay binibigyan mo ito na magandang kapayapaan, yes, at magandang buhay sa lugar kung nasaan siya naroon. Amen. Kaya Lord, salamat Lord sa kasiguruhan na iniwan mo sa amin ngayong araw na ito. Nalalabas kami sa bulwagan ito na nakataas to, na walang takot. Amen. Yes, salamat namin Lord, we are protected by your grace. Salamat Panginoon. Kaya Lord, kayo pa lang, binibigay ko na po ang iyong buong kapangyarihan sa mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng mga anak ng Diyos. Magsabi ng Amen. Thank you.